si ANB ay nagpakasal, hindi nila alam na sila ay magkapatid. Nako. Valid po ba yun? Bakit para sa akin yung tanong na yun? Siyempre, pagkapatid kayo, kahit na maling akala, ito, mga maling akala, the fact na magkapatid kayo, void po yan dahil magkapatid po kayo. Kahit full blood or half blood? Oo. Yan yung mga nakikita natin sa mga yan, teleserye, sa mga drama na yan, na-in love, nag-meet, hindi nila alam, biglang magkapatid pala sila. Kasi pinaghiwalay, nag-meet sa abroad, mga ganun. Pero siya kapatid, hindi lang yung full blood, ha? Kasama yung half na magkapatid, kasama niyan, incestuous marriage pa rin yan. Yes. Mm. Okay, ito, Kuya Mark, medyo komplikado. A and B nagpakasal. May dalawa silang anak, si C and D. Si C nagpakasal ni X at may anak na sila, si E. Si Y naman ay nagpakasal ni D at may anak na sila, si F. Si E and F nagpakasal. Valid ba ang kasal ni E and F? Kung sundin mo yung story na yan, yung dalawang mag-asawa, first cousin. So first cousin kasi anak sila ng mga kapatid. Okay? Pag anak ng magkapatid, first cousin, void ang kasal. As sabi ng batas, void ang kasal not because ang marriage is incestuous. Hindi siya incestuous kasi collateral relatives, kung magpakasal yan, hindi yan incestuous. But against public policy. Yes. Against public policy, basta first degree cousin, hindi pwedeng magpakasal based on the ground up against public policy. Second degree, pwede na. Third degree, pwede na. But under the law, first degree cousin, void yan on the ground. It is against public policy. So dapat, pag mag-first date kayo, ang unang hihingin nyo, Senomar. Senomar. Ang second, ang family tree. Oo, family tree. Sino ba ang nanay mo? Sino ang tatay mo? Okay, sino ang lolo mo? Sa totoo lang, kailangan mo malaman. Diba, nagsasayang ka na basic, naman ng offer. Basic yan. Hindi na magpinsan pala kayo. Hanggang second, di ba? Hanggang first degree. Second degree, pwede na. So, hanggang first cousin? First cousin. So, first cousin. Kung second cousin mo na yan, pwede na. Yun yung magkapatid, ang lolo at lola. Oh, yes. Okay na. Hanggang doon, pwede na. Yun po. Pero pag magkapatid yung... Both parents. Hindi pwede. Yun po. Ayan po, ha? Nabibigay na po ako ng mga tips sa inyo para mapadali yung buhay nyo. Eto mga attorneys, kung walang visa ang kasal, ayon sa batas, kailangan ba i-declare sa court na walang visa o no need na? Sabi ng batas, for purposes of remarriage, kailangan muna na mag-file ng petition, kailangan may decision ng court to declaring the marriage void bago ka magpakasal ng pangalawa. Hindi lang i-declare ng court na void ang kasal, kailangan yung decision ng court, ipa-registered nyo yan sa local civil registry, ipa-registered nyo yan sa Registry of Deeds pag may mga conjugal properties kayo bago kayo magpakasal ng pangalawa. Right. May prescriptive period po ba, Kongigs, sa ganito? Ayan. Ito yung wala. At any time, pwede. Except, no, pag psychological incapacity, wala. Wala lahat. Basta avoid marriages. Pero yung mga aspects ng yung sa 5 years, diba may ganun yun? Exception? Yun. Voidable yun. Yes. Pag voidable marriages, 5 years. But pag void marriage, walang prescriptive period. So at any time na madiscovery mo, kapatid pala, or oh, ganun yan. Kapat- 18 years old pala, oh, below, ipapasal. Ganun. Yung mga ganong aspeto, pwede nyo po. Any time of the day. Kahit na po matanda na po kayo. Any time. Opo. At any time of the day. Yes.